Sa Mandala, illegal vendors, Naglipana na naman. Sa Baclaran, clearing operations, Ikinasa. Kung ilan na ang nahuhuli ng mga otoridad, alamin natin sa report ni Noche Cacas. Noche, nung minsan nakausap ko yung MMDA, parang nag-clear na yan. Ano ba ito? Welcome back na lang sa mga vendors? Noche. Dennis, paulit-ulit na lang ito. Tama. Oo, paulit-ulit na lang ito. Nagawa niya clearing operation natin. Pero sa mga oras na ito, Dennis, maluwag na itong inalim ng LRT. Kung ikaw ay nanggagaling sa Pasay at sa Rotonda patungong Baclaran LRT. Kung dati ay kahit magbibisikleta ka lang, Dennis, mahihirapan kang dumaan. Mm. Pero dahil sa ikinasang clearing operation ng MMDA, wala na mga illegal vendors sa mga oras na ito at malaya ng makakadaan ang tao at mga motorista. Ganon din ang sitwasyon sa paligid ng Baclaran Church. Ang service road ng Baclaran sa ruas sa Boulevard, maluwag din maging ang Redempt Tourist Road kung saan dati nagkalat ng mga illegal vendors at inuupo pa ang kalsada. Ang problema lang nga dito, Dennis, dahil pagkalikod lang ng mga taga-MMDA, balik pwesto na naman itong mga pasaway na mga illegal vendors. Pero nangako naman na, Dennis, itong taga-MMDA na hindi sila magsasawang balik-balikan itong mga kalsada na sinasakop ng mga ambulant vendors. Sa harap ng Baclaran na Church, Dennis, di ka na basta-basta tumawid o makakatawid dahil may nagbabantay na at itinuturo na ang pedestrian lane para makatawid at papuntang overpass. Dahil Baclaran din ngayon, nagsa ang mga debotong magsisimba at inaasahan pa ng mga otoridad ang buhos ng tao hanggang mamayang hapon. Wala namang resistance sa panglit ng mga vendors na nakumpiskahan ng mga kariton, mga payong at ilang mga paninda sa biglaang clearing operation sa Pasay at Baclaran area. Oo, Noche. Noche. Kasi nung minsan kasi, nung sa biyaheng RH, nakausap na rin namin ni Florante Rosales ito, ang MMDA. Ang problema kasi dito, mag-iiwan ng bantay, siguro mga ilang linggo lang, umaalis na yung bantay. Kahit nga ba nandun ang bantay, Dennis, kung hindi talaga kaya ng mga nagbabantay ng ilang mga MMDA o talagang mga otoridad. Dahil alam mo, Dennis, maraming nakikinabang kasi dito. Kasama yung nagbabantay. Ang binabantayan lang dito, Dennis, kung wala kang pambigay, ayun. Huli. Pero kung alam mo naman na behind that, meron talagang nakikinabang na dito, Dennis. Mula sa mga maliit na kahit parangay lang, Dennis, under sa kumikita. Kaya kahit anong clearing operation na ginagawa dito, talagang matigas talaga yung mga ambulant vendors. Then alam naman nila na naglalagay sila. Kaya itong mga clearing operation dito na ginagawa, Dennis, mukhang dinas ko na lang ito dahil paulit-ulit na lang itong ginagawa ng mga ambulant vendors at sa panig din ng MMDA. Kaya pagdating ng pagsilasabing may clearing operation, yung iba din sa kaanda na. Kaya pagandaan ng MMDA, iilan na lang yung mga nahuhuli din. Ay nako, sa susunod na magre-report ka, Noche, at ganyan ang report, kakanta na lang ako ng Dina Natuto. Maraming salamat, Noche. Para sa DCI Network News, R27 na Noche Cacas, naglilingkod sa Nagbabalita ng live si Noche Cacas. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.